Tayo po'y manalangin upang sa ganon ang maririnig nating Wednesday Gospel ay tumimo sa ating puso. Lahat po tayo nagkaroon ng kapaguran sa buong maghapon. Marami tayong sinuong ng mga pagsubok. Ngunit maraming salamat sa Panginoon sapagkat ang oras na ito ay para naman sa Kanya. Kumbaga, magkaroon naman tayo ng kalakasang espiritual, hindi lang puro pisikal. Sapagkat ang Diyos ay espiritu na hindi natin nakikita, kaya tayo inaanyayahan niya sa oras na ito upang mapakinggan ang kanyang mensahe para sa mabuting balita. Nawa, makiisa tayo sa espiritu sapagkat ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Sa bawat pagkakataon na lagi ka nagbibigay ng biyaya sa mabuti at sa masama. Pare-pareho mong pinapaulan, pinapaaraw, binibigyan ng hangin ang mundong ito.
Maraming salamat, Panginoon. Nagising kami kanina sa panibagong araw. At ito, matatapos na naman po ang araw. Nawa, huwag namin hayaang matapos ang bawat araw na ipinagkakaloob mo na hindi man lang namin ikaw na kaulayaw sa iyong mga salita. Yung 24 hours ay binigay mo, Panginoon, ay napakaraming oras na iginugol namin sa aming mga gawain sa maghapon. Nawa, sa sandaling ito, sa maikling oras na kasama ka, i-focus namin ang aming puso, ang aming espiritu sa iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo ang magbibigay buhay sa amin, sa mga nanlalabing naming pananampalataya. Tayo po humingi ng kapatawaran sa ating Ama upang sa ganun, malinis niya ang ating puso at mapuspos po tayo ng Espiritu Santo. Ama sa langit, patawarin mo po ako sa mga pagkakataong nagkasala ako sa isip, sa salita at sa pagkilos. Sinadya ako man to o hindi, Panginoon, patawad. Linisin mo po ang puso ko ngayon. Bigyan mo po ako ng kababaang loob. Puspusin mo po ako ng banal na Espiritu. Hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Gamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon, sapagkat kahit ako na makasalanan, kaming makasalanan, ay gusto mong mabalik sa iyong pastula. Panginoon, ang karunungan ang hinihingi ko po sa iyo ngayon. Itago mo ko sa iyong mapagmahal at mapagkalingang tugon sa aming mga kahilingan, Panginoon. Gamitin mo lamang aking tinig, pero ikaw ang marinig nila. Sapagkat, habang nakikinig kami, Panginoon, kanya-kanya kaming pagninilay, sapagkat iba-iba kami ng antas ng pananampalataya. Pero higit sa lahat, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang mag-ibabaw sa gawain itong online. Ikaw ang gusto kong may pagmalaki, may pahayag sa Facebook Live na ito. Everyday Gospel para sa everyday na pagkain ng aming espiritu na unting-unting kinakain ng virus ng kasalanan. Unti-unti kami nagkakasakit espiritual. Bagamat alam na namin ang iyong mga utos, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na makinig at sumunod sa iyong mga utos. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa The Word of God Everyday Gospel Facebook Live. Ang mga layunin po ng Facebook Live na ito ay apat po. Listening, knowing, transforming, at sharing. Ibig po sabihin, ang gospel po kasi sa simbahan bilang tayong mga Katoliko ay everyday po. Hindi lang po Sunday tayo dapat nakukontento na nakakarinig ng salita ng Diyos. Dapat po everyday. Kasi sabi nga po ng Panginoong Jesus, hindi lang daw po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, kapag kamukha po nito, every night po itong Facebook Live na ito para po sa mabuting balita, gusto ng Diyos na kahit hindi po tayo nagkita-kita, ay gamitin po natin ang ating tenga, ang ating spiritual na tenga, upang mapakinggan ang kanyang mga mabuting balita. At syempre, habang nakikinig po tayo, meron po tayong natututunan. Kaya nga knowing eh. Kasi sabi po sa Marcos 12:30 na ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. So, paano po natin makikilala ang ating Diyos na buhay kung hindi tayo nagkakaroon ng time sa Kanya? Napakabuti ng Diyos. 24 hours ang binigay sa atin. Itong moment na to, para naman tayo harapin ng Panginoon at muli tayong paalalahanan sa ating mga kahinaan na kahit alam na natin kasalanan, ginagawa pa rin natin, diba? So, kailangan, habang nakikinig ka ng salita everyday ng gospel, lalo mong nakikilala
ang Diyos kung gaano siyang kabuti. But of course, kung araw-araw mo itong ginagawa, nagkakaroon dapat ng transformation. Dapat nagbabago ka. May nagbabago sa masama mong ugali. Nakikita na sa iyo ang Panginoong Jesus. Hindi ka nakamukha ng dati. Sapagkat sabi sa 2 Corinto 5:17, at ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. And of course, habang palaloy ng palaloy yung pakikinig mo, inahanap mo na yung salita ng Diyos everyday, sharing. Ibig sabihin, yung mga natutunan mo, aral sa salita ng Panginoon, yung mga utos niya, dapat hindi ka nakakontento na ikaw lang ang nakaalam o nakareceive ng blessing ng Lord. Dapat sinishare po natin yun. Kasi sabi po sa Mateo 28:19, umayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo at gawing alagad ang lahat ng mga tao. So, yun po yung layunin ng Facebook Live na ito kung bakit every night ay talaga ng mga sa tulong ng Diyos ay ginagamit ako upang magnilay sa kanyang salita. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde. Ako po yung founder ng The Word of God Everyday Gospel Facebook Live. Kumbaga, pakiramdam ko eh, pinili ako ng Diyos para maging online alagad. Kasi diba noon, ang panahon ng Panginoong Jesus, meron siyang 12 alagad na talaga namang kasakasama niya. Eh kasi nung panahon nun, hindi pa uso ang mga internet, diba? Eh ngayon, lahat halos ng bagay ino-online, diba? Yung mga ATM, yung mga pagbabayad, may mga bayad center na. Lahat yan, na-online na, diba? So, nakikiuso na rin ang Panginoon, nakikibagay sa atin. Kaya, kung tayo eh, may Facebook, bakit din natin gamitin para makapanood ng online na mensahe ng Panginoon? Kasi napakabuti ng Diyos, no? Pinapagaan na niya ang lahat ng bagay. Makikinig ka na lang kahit anong ginagawa mo ngayon, di ba? At least, pagod mo yung physical mong katawan. Ako sa totoo lang, pagod ako bumaghapon sa trabaho. Pero pagka Facebook Live na na-uplift yung spirit ko, kasi sabi ko, Lord, katawang lupa lang itong napapagod. Pero yung spirit, kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, wow, diba? Para bang kahit marami kang problema sa buhay mo, mararamdaman mo na, ay, may pag-asa pa pala. Kasi nandyan ang Diyos natin. And of course, bago po tayo magpatuloy, ay bibigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang natatagong kayamanan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Ang perlas na mahalaga. Gayun din naman, paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga nanakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yun.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po ulit sa The Word of God. Talagang everyday po talaga, dapat po tayong nauuhaw sa salita ng Diyos. Huwag po natin baliwalain yun. Kasi sa panahon po ngayon, talagang maraming nakakalungkot po sa paningin ng Diyos na maraming hindi po interesado na makinig ng gospel. Bakit kaya? Kasi nga nililibang tayo ng mundo. Dahil nasa last page na po tayo ng istorya ng mundo natin. Tapos na po yung New Testament. Tapos na po yung Old Testament. Tapos na po yung New Testament. Nasa Revelation na po tayo. Nasa last part na. So, kailangan nagdo-double time na po tayo. Sapagkat yung kalaban natin, yung demonyo, nagdo-double, triple time na po siya. Ayaw na ayaw po niya na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi pwede tayong mapukaw ng damdamin natin na, oops, masyado pala akong nalibang sa buhay ko. Na araw-araw, gigising ako, magtatrabaho, kakain, kung ano-ano pa yung gagawin, matutulog, kinabukasan, gano'n na naman, kinabukasan, gano'n na naman. Di ba, minsan, nararamdaman nyo ba yung nakakasawa na yung paulit-ulit natin ginagawa? Amen. Bakit hindi natin baguhin? Bakit hindi natin isama ang salita ng Diyos sa daily routine natin? Amen? Kasi, tayong mga tao, likas tayong makasalanan. So, yung pagiging likas nating makasalanan, ang makakalaban lang dun ay yung ating espiritual na kaugnayan sa Panginoon. Ang pagtanggap sa banal na Espiritu. Amen? Huwag po natin kakalimutan na ang buhay po natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang lahat ay hinihiram lamang. Amen? So, naisip ko na ba na masyado ako nagpapakapagod sa buong buhay ko? Saan ba ako patungo? Saan ba ang ending ko? Amen? Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang nagsimula po yung pandemic. Ngayon, sana matapos na siya. Ang ibig po sabihin sa atin ng Panginoon is masyado tayong nalilibang o nililibang ng Diablo na huwag tayong magkaroon ng panahon sa isang Diyos na gumising sa atin, sa isang Diyos na nagbigay sa atin ng pagkain 3 beses isang araw, sa Diyos na nagkaloob ng ating mga pamilya, ng ating anak, ng ating asawa. Lahat yun galing sa Panginoon. Pero bakit ganun? Kapag ka salita ng Diyos, wala tayong ka-interest. E samantalang, yun ang pinakamahalaga dapat sa ating buhay. At alam niyo po ba, yung gospel ngayon, napakaganda. Ito po ay mula sa Mateo chapter 13, verses 44 to 46. Ngayon po ay July 27, 2022, at Wednesday gospel po, yung ating pag-uusapan. Yung nga po yung binasa ko kanina na mabuting balita, tungkol po ito sa natatagong kayamanan, ang perla at ang perlas na mahalaga. So, ayan na naman, di ba, no? Kasi alam niyo po, ito pong chapter 13 ni San Mateo, puro po ito talinghaga. Laging nagkikwento ng talinghaga ang Panginoon. So, alam naman po natin, no? Kamukha ng mga nasabi ko noong nakaraang gospel na ang talinghaga talaga, hindi mo maiintindihan kung hindi ka interesado na intindihin. So, kung patuloy kang, kamukha kanina, binasa natin yung gospel na nagpapakita na, di ba sabi dun sa natatagong kayamanan, meron daw isang tao, no? Ano yung ginawa ng tao na yun? Hinukay niya yung kayamanan sa isang bukid. Kasi nakatagpo siya ng kayamanan eh. Tapos nung nahukay na niya, tinabunan niya uli ng lupa. At umalis siya. Saan siya nagpunta? Aba, bumalik siya doon sa bahay niya, ipinagbenta niya lahat ng ari-arian niya para mabili lang yung bukid na yon at para maging sa kanya yung nakabaong kayamanan. Diba? Imaginin mo kung ililiteral mo na pag-iisip yon, ganun lang ba yon? Kasi kapag nangangaral ang salita, kapag nangangaral ang Panginoong Jesus, o nagkikwento siya ng talinghaga, maraming tao ang dinudumog siya. Pero hindi lahat ng mga tao nakikinig ay seryoso. Yung iba marites, yung iba nakikichismis lang, yung iba seryosong nakikinig.
Di po ba? Kaya yung talinghaga, once narinig po natin sa gospel yun, merong spiritual na paliwanag. Hindi lang siya literal. Kasi kung magiging literal ang bawat sasabihin sa Bible, sinabi po sa Bible na kapag ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo yun. Kapag yung kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yun. Hindi ba? So kung magiging literal, lahat tayo wala ng mata, lahat tayo wala ng kamay, sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Kaya mag-concentrate po tayo. Itong pakikinig nyo every night, 8 p.m. ng Facebook Live, kayamanan po to. Kayamanan po to. Ito po yung sinasabi dito sa gospel na kapag nakita mo na, ipagbili mo na lahat ng ari-arian mo. Literal po yun. Pero sa spiritual na pagpapaliwanag, kamukha niyan, hindi naman sinasadya. Hindi naman talaga masasabi natin accident lang na nakarinig ka ng Facebook Live ng The Word of God. Binibinyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magpakilala siya sa'yo kung ano yung magagawa niya sa buhay mo. Kung ano ba talagang kayamanan ang kailangan nating mga tao. Kaya every night na nag-e-airy ako sa Facebook Live, kayamanan po itong sinasabi ko. Na kinagamit lang po akong instrumento ng Panginoon, pero kayamanan to, eksakto. Mas higit pa to sa nanalo ka sa loto. Abay, matatabi natin, swerte mo. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi swerte. Ang gusto ng Panginoon, mapalad. Ano ibig sabihin ng mapalad? Kasi magkaiba po ang swerte sa mapalad. Yung swerte, kamukha halimbawa, tumaya ka sa wedding, halimbawa, sumali ka sa raffle draw, hindi ba? Marami kayong tumataya at pipili lang ng isa. Di ba? Hindi ka mukha ng mapalad. Kapag mapalad ka sa pagsunod sa Panginoon, lahat damay na. Marami nang mangyayari sa'yo na hindi mabibili ng pera o hindi matutumbasan ng pera. Kaya nga po, hinashtag ko sa mabuting balita ngayon ay kayamanan. Kasi yan po talaga ang message ni Lord. Paulit-ulit mo rin yung maririnig sa akin ang salitang kayamanan. Kasi gustong ilagay ng Diyos sa ating isipan, ano ba talaga ang kayamanan na dapat meron na tayo ngayon. Amen. Kasi mayaman ng ating Diyos eh. Nasa Kanya na ang lahat. Nasa Kanya na lahat. Pero bakit ang dami pa rin tao na hindi kumakapit sa Kanya? Kumakapit pa rin sa patalim kapag nagkakaroon ng problema. Amen? So, ito pong natatagong kayamanan, kamukha nang nabanggit ko po kanina, ipinagbili nung lalaki lahat ng ari-arian niya. Sa spiritual pong paliwanag, ibig sabihin, yung kayamanan pong tinutukoy doon na nabungkal niya o nahukay niya, yung po yung mismong Diyos. Si God po mismo yun. Ngayon, nung makita na niya, matagpuan na niya si God, tuwang-tuwa siya. Wala siyang paglagyan ng kanyang kasiyahan. Kaya, ang ginawa niya, ipinagbili niya lahat. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga kahinaan, lahat ng kanyang mga kasalanan, ipinagtanggal niya. Di ba pag sinabi natin ipinagbili, ibig sabihin, kaya mo ipinagbibili ang isang bagay kasi hindi mo na kailangan. Kaya mo ipinagbibili ang isang bagay kasi meron ka nang mas nagugustuhan doon. Amen? Di ba ganun ang ginawa ng lalaki? Natagpuan niya ang Panginoong Jesus? At pinagbili niya. Inalis na niya. Ayoko na niya. Ayoko na ng alak. Ayoko na ng babae. Ayoko na ng sugal. Ayoko na ng nagtatanim ng galit ako sa kapwa. Lahat yun ipagbili mo. Itapon mo. Alisin mo sa buhay mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, natagpuan mo na siya bilang kayamanan mo. Doon ka. Kasi sigurado yun. Hindi tayo lugi. Kung nakikinig ka man ng salita ng Panginoon ngayon, hindi ka lugi sapagkat ito'y kayamanan na hindi lahat ninanais ng tao. Dahil para sa kanila, ang kayamanan yung marami kang pera, may kotse ka, marami kang negosyo, yung kinikilala ka sa lipunan, yung marami kang... Iyon ang kayamanan sa tao. Pero napaka, sa harap ng Panginoon, napaka mangmang natin. Napaka bobo natin.
andyan na ang Panginoon araw-araw, nag-o-offer ng kayamanan sa kanyang salita, hindi natin pinapansin. Amen. Kaya dapat ganun din tayo, kayamanan. Mayaman na ba ako ngayon? Saan? Sa utang? Mayaman na ba ako ngayon? Saan? Sa galit? Mayaman na ba ako ngayon? Saan? Sa bisyo? Hindi yun ang kayamanan na gusto sa atin ng Panginoon. Kundi siya mismo. Yung sabi nga, di ba, kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. Kaya kung yung puso mo walang dinisay, kundi puro material na bagay, puro makamakalaman ng kasalanan, andun ang puso mo, andun ang kayamanan mo. Kasi nag-e-enjoy ka dun. Nag-e-enjoy ka magsigarilyo kahit alam mo magkakasakit ka, nag-e-enjoy kang magnakaw, magsinungaling, kasi nag-e-enjoy ka, nandun yung puso mo eh. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi yan ang totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan, yung mismo Panginoon. Tinanggap natin, tinalikuran natin ang ating mga kasalanan. Diba? Kaya nga natatagong kayamanan yung title eh. Kasi once na hanap mo na yon, wag na wag mo nang pakakawalan. Kasi pag nakita ng Diablo na, wow, si Brother Jay, si Sister Adora, aba, nakita na yung natatagong kayamanan, pinagkatago-tago yun, ako, na-discover na niya. Eh talagang lalagagawa siya ng paraan para sabihin na, oh, huwag ka nang makinig dyan. Salting linggo ka na lang makinig ng gospel. Diba? Eh, hindi na, kahit naman ang pagbabasa ng Bible, eh, nasa Biblia, eh, no? Sa unang Joshua, chapter 1, verse 8, na basahin nyo, no? Pag nilayan nyo ang salita ng Diyos, araw-araw, araw at gabi. Pero, meron ba? Marami ba ang interesado ng ganun? Diba? Kasi yung natatagong kayamanan yan, talagang ano yun eh, for discovery. Amen po, for discovery. Kamukha ko lang, isishare ko lang. Nung matagpuan ko na ang natatagong kayamanan, which is ang Panginoong Jesus, ang Diyos nating buhay, alam nyo, ang feeling ko, ang yaman ko. Hindi man sa material na bagay, pero parang feeling ko na sa akin na lahat. Ang peace of mind, ang pagpipigil sa sarili, the joy, the love, the kindness, yung mga bunga ng banal na espiritu. Kasi hindi naman natin mabibili yung sa Mercury Drugstore. Kahit pumunta ka sa mall, di ka naman pwede magsabi na dun sa sales clerk na, ano, miss, pabili naman ng kapayapaan. Oh. Di ba? Hindi. Maraming mangyayaman na tao sa mundo na ano sila eh. Sa sobrang yaman nila, masyado lang pinoproteksyon na ng kanilang pera. Na nandyan maraming bodyguard, kasi baka mamaya makidnap sila, o kaya mamaya manakawan sila. Minsan, pag dumadami yung pera mo, mas minsan dumadami yung worries mo. Pero nung natagpuan ko yung kayamanan, ang Diyos, nawala yung worries ko. I mean, sinishare ko to kasi totoo ko itong naranasan. Kaya, totoo, parang nakaka-relay ako doon sa lalaki na namatagpuan niya yung kayamanan, tuwang-tuwa siya. Ako, galak na galak ako. Kasi dati noon, ma-worry ko. Pinuproblema ko yung susunod na araw, yung susunod na linggo, susunod na buwan. Hindi ba? Kaya sabi nga ng Panginoon, huwag kang mag-worry, sapat na yung bawat araw. Itong munang araw na to isolve mo. Kasi hindi mo pa alam kung darating yung kinabukasan. So, nung natagpuan ko na, kasi alam nyo, ang pagpapatotoo, yan ang tunay na masasabi natin, nag-glorify si God. Kasi akala nyo, ano no, loko-loko lang yung mga sinishare ng iba na narinig nyo na nang makilala ng Panginoon, nagbago yung buhay nila, ganyan-ganyan. Of course, hindi naman bed of roses ang pakikiisa o pagbabalik loob o pagsuko sa Diyos. Siyempre, ang dami ko din naranasan na pagsubok. Pero, tumatag ako dahil nagseryoso ako, nag-focus ako, pinagbenta ko lahat ng mga kahinaan ko para lang magmawala ang Panginoon sa akin. Amen. Kaya tayo hindi, kaya nga, kasi yung kayamanan yan, kayamanan, spiritual na kayamanan, pwedeng-pwedeng nakawin yan ng Diablo eh. Amen. Kasi yung kayamanan na yan, papunta yan sa langit. Kaharian ng Diyos. Amen.
sana bago tayo kunin ng Panginoon, nasa atin na yung kayamanan na yan. At yan yung, ito nga yung salita ng Panginoon. Amen? So, yung, minsan naalala ko yung Yamashita ba yun? Diba? Natagpuan na ba yun? Yung maliit lang ako naririnig-rinig ko. Pero ngayon, masasabi ko, walang sinabi ang Yamashita, treasure, sa kayamanan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Never. Kumbaga, isa pa sa naalala ko nga talinghaga ng Panginoon, yung mayamang, alam niyo, siguro napapakinggan niyo ito sa gospel, sa simbahan, yung mayamang hangal. Alam niyo yung mayamang hangal? Yung, i-ano ko lang kasi may connection siya sa gospel, sa kayamanan eh. Na wala siyang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho, hanggang pinupuno niya yung kanyang kamalig. Tapos sabi niya, wow, kumpleto na. Kahit siguro 10 taon, 20 taon, hindi na ako magugutom. Eh, hindi niya alam. Noong mismong araw na yon, kukunin na siya ng Diyos. So, ano ibig sabihin ng Diyos? Nang kinuwento ko? Na, misa masyado tayong libang na libang sa mundo. Invest ng ganito, magpayaman ng ito. Which is, hindi naman masama. Hindi naman masama magpayaman, hindi naman masama magpayaman. Ang masama lang, hindi natin alam yung priority natin. Dapat laging number one si God. Number one lagi siya. Hindi yung nahuhuli siya eh. Ang masakit pa, wala siya. Ito ba? Kaya, kailangan sa puso natin, huwag natin gayahin yung mayamang hangal. Mayaman ka nga, marami kang pera, yung pala, matitigo ka pala pa yung oras. Ay, sino makikinabang ng yaman mo? Ito ba? Baka yung mga anak ko, magpatayang pa yun sa kayamanan mo. O baka mamaya, yung kayamanan yun, maging bitsa pa ng buhay mo. O kaya yung ano, isa pa, yung naalala ko, yung mayamang binata. Yung tinanong si Jesus, sabi niya, alam mo, Panginoon, sinusunod ko lahat ng 10 utos ng Diyos. Pero gusto ko pumapunta sa langit. Eh. Ano pa bang gagawin ko para mapunta sa langit? Alam niyo kung anong tugon ng Panginoon? Ipagbenta mo lahat ng ari-arian mo. Ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Siyempre nagulat yung, mayamang binata. Ha? Sumusunod na ako sa 10 utos na Diyos, nagiging mabuti na akong tao. Pagkatapos, pagbibenta ko yung kayabahan, eh, pwede ko naman gamitin yung pagtulong sa kapwa. Tapos, ang ano pa nun is, magiging mahirap ako, susunod ako sa'yo. Yan. Ito sinasabi ng Panginoon, na kung gusto mong maging alagad niya, kalimutan mo yung sarili, pasingin mo yung sarili mong krus. Para, ang kapalit naman yun, hindi pere eh, kayamanan mula sa langit. Amen. Yung kayamanan na yan na pang mundo, eh tinatawag natin pera, sinasabi nga na ang pera daw ang root of all evils. Amen. Totoo yan, di ba? Yung pera, pwede mong magamit sa kabutihan. Kaya nga nagtatrabaho tatay sa kasi nanay eh, dahil sa pera para may pakain, matustos. Pero ang pera, napaka makapangyarihan. Kaya niya i-manipulate ang pananampalataya, ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Amen po. So, purihin natin ang Panginoon, di ba? Unti-unti niyang inaano sa ating isipan na kayamanan, kayamanang espiritual ang gusto niyang hangarin natin everyday. Yung bang, misan, magkaroon ka ng silent moment, tapos isipin mo, ano kayang gagawin ko para makapunta sa langit? Kasi doon naman talaga ang totoong tahanan ko. Diba, ayoko mapunta sa impyerno. Makakasama ko doon mga demonyo, yung mga kagalit ko, magkikita-kita kami doon. Nasaan na kayamanan doon? Hindi kayamanan ang meron doon. Basura. Diba? Basura. Ang impyerno ay tapunan ng mga basurang mananampalataya na hindi talaga naging totoong mananampalataya sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang kayamanan na dapat nating iniingatan. Kasi pwede itong nakawin eh. Pwede itong nakawin eh. So, kailangan na gumagawa tayo ng mga kabutihan everyday. Everyday. Sa bawat araw, isipin natin, ano bang magagawa kong kabutihan sa aking kapwa? Hindi yung, ano bang magagawang kabutihan mo sa akin? Di po ba? Kasi habang gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Biro mo, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Tayo eh, nakiki-apartment lang sa mundong ito. Sana ma-realize natin na pahalagahan yung natatagong kayamanan. Anyway, alam mo, talinghaga yan. Pero sa totoo lang,
Yung natatagong kayamanan, matagal na yan nabunyag. Matagal na yan pinapaalam. Pinagsisiksikan na nga ng Diyos sa mga utak natin. Hoy, magbalik loob ka na. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Kasi kahit wala ka pa sa langit, pero buhay ka pa sa mundo, pero nasa iyo na yung salita ng Panginoon ang isinasabuhay mo at isinishare mo, para ka na rin nasa langit. Kasi ang kaharian ng Diyos, hindi naman talaga literal ang kaharian ng Diyos, nasa puso ng tao. Kapag ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, pinapahalaga natin, minamahal natin, sinasamba natin, andun na ang kaharian, nandun na ang kayamanan. Eh pagka binanggit natin yung literal na kaharian, iisip natin palasyo, naku may mga hari at reyna, hindi ganun. Ang kayamanan ay mismo ang Panginoon. Amen. So ngayon, doon naman tayo sa pangalawa, no? Yung ang perlas na mahalaga. So sino ba dito ang may perlas? Naku mga babae, no? Mga girls, 'di ba ang sarap siguro nga yung hikaw natin talagang totoong perlas. Kasi yung perlas na yan talagang sinisisid dyan sa kailaliman ng ano eh. Yung dagat, di po ba? Talagang mahal yan. Nako, sa mga sikat na artista at mga sell-ups, mga tao mo lang yung nakikita, no? Minsan nakawalan natin sa TV, no? Wow, ganda naman ng hikaw nyo, totoo pala yun. 100K, 200K, minsan maabot pa ng half a million, hikaw lang. Ang dami nagugutom sa mundo, no? Hikaw, naku, mahal. Di po ba? So, yung mahalagang perlas na binabanggit, hindi ba kinuwento ng Panginoon sa literal? Kasi para yung mga ibang nakikinig, medyo naintindihan nila. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang talinghaga ay parang bugtong na hindi mo maintindihan. Ano ba yung mga bugtong? Nakalimutan ko yung mga bugtong. Ito, ayong, si, andyan na si kaka, buka ka. Di ba butong yun, no? O kaya yung butot balat, lumilipad, saringgola yun. So parang ganun din yung mga taong nakikinig sa Panginoong Yesus. Kikinig lang sila, di ba? Sabi nga sa gospel, tumingin man kayo ng tumingin, din yung makakita. Makinig man kayo ng makinig, din yung mapapakinggan o maunawaan. Kasi nga, hindi nagsiseryoso. Yung kayamanang sinasabi ng Panginoon, ang kanyang mga salita, wala sa focus eh. Kaya ang makakakuha lang ng meaning ng talinghaga, bawat talinghaga ng Panginoon, ay yung mga taong talagang nagre-research. Ebe, uso na ngayon ng Google, no? Pag sinabi ng salita ng Panginoon na kamukha niya, ang natatagong kayamanan, i-type mo lang yun sa Google. O, meron na explanation nun, o, bakit, ano ibig sabihin ng talinghaga na yun. Di ba may effort tayo, pero kung wala tayong effort, napanggan lang natin yung gospel, pero tapos nun, tapos na. Parang yung pagsisimba, magsisimba dahil kailangan lang, inuutos lang ng Catholic faith. Pero paglabas ng simbahan, nakalimutan na, wala na. O, saan na tayo pupunta? Saan na tayo magmomol? Tanungin mo kung ano yung gospel, hindi na maalala. Hindi ba? Ganun eh. Ganun ang talinghaga. Kung hindi ka magpo-focus, magdi-discover, walang mangyayari. Kasi nga, ito'y spiritual na paliwanag o kwento. Amen? So, sa buhay po natin talaga, ito lagi ko ito sinasabi, kasi kaya ko po ito sinishare sa inyo, kasi totoo naman po na bago ang pamilya, Diyos muna. Bago ang trabaho, Diyos muna. Bago ang yung sarili, Diyos muna. Ang tanong, sa buong maghapon ba, ang Diyos ba ang una? Nagsik ba tayo ng, sabi nga, seek first the kingdom of God. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos o kalooban ng Diyos. Diba? Tayo makakasagot niyan. Simple lang. Halimbawa, sa pagkain lang, nagdadasal ka ba bago kumain? Yung pagkain nasa harapan mo, kayamanan yan na galing sa Diyos. Ang daming nagugutom kaya sa buong mundo. Pero ano nangyayari ngayon mga kabataan? Hello? Mga kabataan, pag kumakain tayo, kahit yung matatanda, magdasal naman muna tayo. Kasi, pinaghirapan niya ng mga magulang natin na pinrovide ng Diyos. Hindi yung kumakain sa harap ng mesa, nagsiselfone. Ang concentration nasa cellphone, hindi doon sa malinam naman. Malasahan yung kinakain, binigay ng biyaya ng Diyos. Amen. Kayaman. Alam niyo ang mundo natin, puno ng kayamanan. Alam niyo kung bakit?
no, si God ay nagkaroon ng, nag-create siya, no, creation, di ba, anong sabi niya? Magkaroon ng liwanag, ng dilim, magkaroon ng dagat, mga hayop, mga halaman, araw, gabi, bituin, hanggang sa dumating ng magkaroon ng tao, nilikha niya ang taong kawangis niya. At anong naging sinasabi niya? It was good. It is good. Diba? Kasi nung nag-create siya, kayamanan yun na gusto niya ibigay dito sa taong nilikha niya, nakawangis niya. Pero sorry na lang. Tignan natin ngayon yung mundo. Yung kayamanan ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Wala na. May climate change na tayo. May pollution na tayo. May baha na tayo. Kanina lang, windol. Alam niyo mga kapatid, tayo sumisira sa mundo natin na from the start, kayamanan in-offer sa atin ng Panginoon. Hindi ba? Alam niyo po kasi, yung kayamanan para mapasa atin, dapat tag-uumpisa pa lang tayo sa maliit, palaki. Ano ibig kong sabihin? Anong masusunod ang utos ng Diyos kung sa maliit pa lang di mo na kaya? Halimbawa, makain ka ng candy sa daan. Ano yung balat ng candy? Tendency mo itapo na lang. Bakit pa maliit lang naman yan eh? Eh kaso, 1,000 tao yung dumaan sa dinaanan mo, puro tagtapo ng candy. Yung maliit, pag pinagsama-sama mo, nadami yan. Di ba kaya sisira yung kayamanan na ibinigay sa atin ng Panginoon? Kailangan, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, dapat para mapagkatiwalaan ka din sa malaking bagay. Amen. Maraming kayamanan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang natin pinapansin kasi ang focus natin, pera. Mayaman. Pag may pera ka dito sa mundo, ewan ko na lang. Tao ang hahabol sa'yo. Dadami kaibigan mong peke. Diba? Minsan nga sa pera nakikilala ang tao eh. Hindi ba? Totoo yan. Minsan dahil sa pera nagkakasira ang isang relasyon. Minsan dahil sa pera. Diba? Makikilala mo yung tunay na ugali ng isang tao. Amen. Bawat araw, bawat ginagawa natin, may kayamanang nakatago dyan. Hindi lang natin dinidiscover. Kasi tamad nga tayong mag-discover. Pwede ba naman na ang mga taong naglingkod sa Panginoon ng buong puso eh. Tapos, yung mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi nagsiseryoso, gusto pumunta sa langit. Hindi pwedeng ganun. Hindi po ba? Binigyan po tayo ng free will. Kalayaan pumili ng kayamanang totoo at kayamanang peke. Kasi ang daming kayamanang peke ngayon. Binubulag tayo ng diablo. Kasi alam niyo, baka laman to. Ialok ko nga to. Ano ba kahinaan nito? Ay, alak. Ano, alokan ko nga ito, alak. Diba? Diba? Ang kaharian ng Diyos, hindi tututos, hindi na talaga siya tago. Hayag na, hayag na. Sinasabi na ng Lord ko anong mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yung kasalanan. Hayag na yung kayamanan eh. Ayaw pa rin nating ipagbenta lahat ng ating kasalanan at kahinaan. Alisin na talaga. Amen. Halatang may notes na. Depende, nag-prepare ko po ito para sa inyo. Tapos nga po, ano naman kaya yun? Teka ha. So, nasabi ko na to. God treasure. Okay. Ayan. Hanapin ko pa. Ayun. Ayun. Alam nyo po, paano nyo malalaman na mayaman na pala kayo sa Diyos? Una, kapag nasa inyo na yung banal na espiritu, yung mga bunga. So, alam naman natin yun. Mababasa po natin sa Galatia 5:22. Kamukha na nga sinabi ko, love, peace, joy, kindness, etc., etc. Pero yung pinakahuli doon, ang pinakamahirap, yung self-control. Yan tayo lahat napapalpak pagdating sa self-control. Amen. Ako, aminado ko dyan. Pero marami pa rin akong dapat baguhin. Kasi minsan, pupunta ako ng grocery, wala naman sa listahan ko yung, yun, bibiling ko. Diba? Marami pa rin akong dapat baguhin. Pero importante, gusto kong magpabago. Mahirap kasing baguhin tayo ng Diyos kung ayaw natin, diba? O pangalawa, malalaman mong nasa iyo ng kayamanang natatago o ang perlas na mahalaga.
kapag ikay sumusunod na talaga sa Diyos. Yung no matter what, Lord, eh, okay lang. Masaktan ako, Lord. Nawalan ako ng kaibigan. Okay lang. Basta susunod ako sa iyo. Yun. Kapag ganun na yung disposition mo sa pagkakalusot sa Diyos, may kayamanan ka na. Yung pagsinabi ni Lord na, okay, Sister Teresita, o diretso lang ha. O diretso ka lang. O kaliwa tayo, o kaliwa. Siya ang driver ng buhay natin. Di ba? Yung malalaman mo na, ay, nasa ka na pala yung kayamanan. Di ba? O ikaw naman, halimbawa, Brother Jerry. Yung pangatlo, yung ba nga na nasa iyo na yung kayamanan kapag na, marunong ka na mag-share. Diba? Yung bang narinig mo salita ng Diyos, ipinopost mo na sa timeline mo, ibinabahagi mo na sa kapatid mo, sa magulang mo, ando na eh, yung bang hindi ka na kontento na ikaw lang ang nakakaalam ng kabutihan ng Panginoon. Nag-overflow, gusto mong ibahagi sa iba. May kayamanan ka na. At sa huli, ay yung God. Yung talagang masasabi natin na kahit anong dumating na pagsubok sa'yo, walang iwanan to. Hindi kita iwanan, Lord. Walang iwanan to. Iniwan ako ng asawa ko. Niloko ko ng kumpare ko. Hindi ako binayaran ng utang. May sakit ako ngayon, Lord. Hindi kita iwanan. Never. Hindi ba? Pagka ganyan ang mga na nangyayari sa buhay natin, mayaman na tayo. Actually, mayaman pa tayo sa pinakamayaman sa buong mundo. Sabihin nyo na sa akin kung sino naiisip na pinakamayaman sa mundo. Mas mayaman tayo doon. Kasi ang Diyos ang ating kayamanan na kung saan nasa Kanya na lahat-lahat. Walang ganong tao ha, na nasa Kanya na lahat-lahat. Meron mang ganon, nasa isang tao, nasa Kanya lahat, kagandahan, kapangyarihan. Meron at meron pa rin niya kapintasan. Amen? Kaya patuloy nating asamin na yung actually yung dalawang talinghaga na yun, parehong ginawa nila eh. Umuwi at ipinagbenta yung kanilang mga arera. Pareho sila ng motibo, no, ng reaction. At pagkatapos, binili. Binili yung perlas, binili yung bukid, kasi nandun nakabawin yung kayaman. So, ganun din tayo. Spiritually, ipagbenta natin. Alisin natin ang ating mga kasalanan. At pagkatapos, kamukha nung dalawang ginawa na talagang inari. Talagang claim na, akin na to. Akin na to. Hindi po ba? Kumbaga, nagkaroon na sila ng kagalakan. Amen po? So, sa buhay po natin, actually, listen ha. Ako, pagka sinasabi ko yung salitang listen, ibig sabihin, mahigpit yung mensahe ng Panginoon sa'yo at sa akin. Ang sabi ng Panginoon ngayon, mga brother, mga sister, hashtag kayamanan. Alam mo kung paano mo makakamtan? Ito lang gawin mo everyday ha. Live simple. Mabuhay ka lang ng simple bawat araw. Kahit milyonaryo ka pa. Simple. Kasi tayo din ang nagbibigay ng problema sa sarili natin. Tayo din nagko-complicate. Minsan, hindi naman problema ang ginagawa natin ng issue. Minsan, may nasabi lang yung kapitbahay na hindi maganda sa atin, ginagawa natin ng issue. Minsan, may na-chat lang sa atin na hindi natin nagustuhan, may issue. Eh, alam naman natin ang chat. Kung hindi mo lalagyan ng emoji, hindi mo alam kung natutuwa ba yung kausap mo. Diba? Marami nag-aaway dyan sa chat na yan. Kasi, sila ang tayo yung nagbabasa, ang nagbibigay ng feelings, diba? Pero, kapag ikaw ay mahaba ang pasensya mo, ay kayamanan na. Kayamanan mo na yun, no? Haba naman ang pasensya mo. Yaman mo naman sa pasensya. Di ba? May narinig tayong gano'n, no? Yun ang mga gustong kayamanan ng Diyos na ibigay sa atin, no? Simple lang, no? Makakain ka ng tatlong beses isang araw, kayamanan mo na yun. Yung wala kang sakit bawat araw, kayamanan mo na yun. Health is well. Yung bang marunong ka mag-appreciate ng mga simpleng bagay na nangyayari sa buhay mo, mayaman ka na. How much po pa kaya kapag ibigay na sa'yo ang buhay na walang hanggan? Wala namang ipinangako si Lord na kapag lumapit ka sa kanya, mawawala ka ng problema. Hindi. Mas dadalisayin ka pa nga niya sa mga pagsubok. Amen? Mas dadalisayin. Ibig sabihin, mas talagang patatatagin ka. Para sa ganun, habang
lumalalim ng lumalalim at dumadami ng dumadami yung pagsubok mo, dumadami naman ng dumadami ang kayamanan ng pag-ibig mo sa Diyos. So, bakit kinakailangan na tayong mga tao ay ano ba yung ibig ko sabihin yung iba't iba tayong mananampalataya, iba't iba tayong tao na. Pero sa puso natin, hindi natin agad ma-absorb yung ibang tao ha, na niloloko natin ating mga sarili. Ibig ko sabihin, maliwanag na, pahayag na ang salita ng Panginoon na sa panahon pala ni Juan Bautista, ipinagsisigawan na magsisi na kayo, tumalikod sa inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Ganon din ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? At ganyan din ang sinasabi ngayon ng mga mangangaral. Amen. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti. Pandemic pa lang ang binigay sa atin. Isang kisap mata niya, pwede na niya tayong kunin. Pero binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon na makarinig ng everyday gospel. Kasi alam niyo po, pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, wala po ditong matalino, mayaman, mahirap. Hindi mo pwedeng sabihin dito na, ay, ano ako ah, matagal na ako mangangaral. 10 dekada na. Hindi. Lagi tinitingnan ni Lord dito yung kababaan ng loob natin. Kasi ang Diyos tumitingin yan lagi sa present. Hindi porke 10 taon ka na naging mabuti, at tapos ngayon naging masama ka, di ba? Yung present. Tinitingnan niya yung kayamanan. Ay, inaalagaan ba ni Sister Teresita yung kayamanan ang binigay ko sa kanyang spiritual? Baka mamaya pinapanakaw na niya sa iba. Amen. Sabi nga, the more na pinapaasenso ka ng Panginoon, the more dapat na mababa, at pinakamababa ang kalooban mo. Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Ano man ang meron tayong kayamanan ngayon, pamilya man yan, pera man yan, o ano pa man yan, lahat yan ay galing sa Diyos. Siya ang nagmamayari, ginagamit lang tayong instrumento. Kaya lang, mahirap, eh, ginagamit lang tayo yung instrumento ng Panginoon sa mga pinagkakatiwala ng kayamanan, eh, inaangkin natin na atin yun. Pinaghirapan ko to eh. Naghirap ako dito eh. Alam nyo, hanggat nandyan yung salitang ako, pinaghirapan ko to eh. Sinaktan ako. Yung maglaging nakasentro yung ating isip sa sarili natin, walang mangyayari. Amen po. So sana po nagkaroon po tayo ng na-bless tayo sa mensahe na Panginoon. So, meron po akong katanungan bago po ako mag-close. Ayan, nagkabaligtad pa. Okay? Ang katanungan po natin is, una, nasa iyo na ba ngayon ang kayamanan ng Panginoon? Gano'ng nakatagal na sa iyo? Gano'ng mo nakatagal na tagpuan? Pangalawa, ayaw mo na ba na ito'y mawala? Ayaw mo ba? Talaga? Seryoso? Sa iyo na talaga? Pangatlo, ipinagbilibin mo na ba lahat? Ibig sabihin, pinagsisihan mo na ba lahat ng kasalanan mo? Itinatakwil mo na ba lahat ng kasalanan mo? Makamtan mo lang ang Panginoon sa puso mo. O baka meron ka pang nire-reserve dyan. Kapatid ah, patawarin mo na yung mga taong nagkasala sa'yo. Huwag mong kakalimutan na hindi pinapatawad ng Diyos ang mga taong hindi nagpapatawad sa kapwa. Kaya mo na si Lord, balato mo na yun. Si Lord ang maghusga, siya ang magpaparusa. Tayo, wala tayong karapatan sapagkat tayo'y makasalanan. Kaya lang, sad to say, gusto nyo pa yung makasalanan, siya pa maghusga. Gusto nyo pa yung makasalanan, siya pa magpaparusa. Amen. At huli sa lahat na katanungan ng Panginoon, kaya mo bang ibahagi yung kayamanan na natagpuan mo sa iba? Hindi siya dapat manatili lamang sa iyong sarili. Kapag full of peace of mind ka na, kapatid, ibigay mo yan sa iba. Lalo na sa mga taong depressed. Kung punong-punong ka ng kabaitan, share mo naman yan sa iba. Hindi ba? Kaya nga sabi ko, itong gospel na to, after nyo mapanood, i-share nyo. Kasi yan ang ginagawa sa atin ng Panginoon eh. Nagbigay siya ng kayamanan through Facebook Live, online. I-share natin. Kasi we never know, no? Na sa dinami-dami ng Facebook friends mo. Diba?
malaman niya na, uy, talaga, may kayamanan pala natatago. Akala ko ang kayamanan niya, nakikita ko lang. Amen. So, tayo po yung magkaroon ng closing prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Muli mong ipinakakatok sa aming puso ang tunay na kayamanan. Tunay na kayamanan ay ikaw lamang. Wala nang iba. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lang. Nag-iisang ikaw lang. Ang lahat ng meron kami, iwanan ng Panginoon. Ikaw lang ang tunay at mag-iisang kayamanan. Sana, Panginoon, tanggapin ka na namin hanggat may panahon pa. Sapagkat kapag inabutan kami ng second coming, Panginoon, kawawa kami. Inaliwala lang na kayo. Lord, hindi na nadalangin ko po lahat ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Si Brother Jay, si Sister Adora, Sister Teresita, si Brother Jerry, si Brother Ed, si Brother Eric, lahat po ng mga member ng mga kanangkalap, ng mga community. Lord, lalo mo po kami patatagin na yung kayamanan ng hawak na namin ngayon, which is yung ikaw mismo, ay maging sandata namin sa marami pang pagsubok na dadaanan namin habang kami nabubuhay, na yung pag-ibig mo ang kayamanan namin. Amen. Dalangin ko din po kanilang mga pamilya, na ba, ma-share din natin sa ating family ang hidden treasure na hindi na nga hidden dahil talagang hayaga na. Dalangin ko din po ang mga lahat mga ang buong mundo, ang Pilipinas. Sana maging mayaman kami sa pagmamahal namin sa isa't isa para mag-glorify ka namin, Panginoon. Lahat na may mga sakit, nilaulong ang paa, lahat po. Pagalingin po nyo, in Jesus' name, dinadalangin ko din po si Brother Ed Miranda, ang kanyang family. Siya po mismo, bilhin po siya ng kalakasan. More wisdom, my Lord. Ingatan mo po siya sa kanyang food drive everyday. Ang kanyang health, lagi mo po ingatan, Panginoon. Gayon din po, maraming salamat sa mga kagalingan. Kamukha nung sanayin ni Sister Mercy Piray. Patuloy mo pong bigyan ng magandang kalusugan po ang kanilang ina, kanilang pamilya, patubayan niyo po, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong mga salita. Talaga ito po ang aming kayamanan. Manalangin po tayo, manamin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulo sa tukso at siya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalang amat na anak, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Konti po announcement. Bago ko mag-announcement, babati muna ako ng happy birthday sa anak ko. Birthday niya ngayon. Angel Grace. So, yung anak kong maganda, mabait, matalino. Manang-mana talaga sa akin. Makasabay ganun, no? So, happy birthday, anak. Mamaya, uwi ako dyan. Magkikita rin tayo. And of course, punta po kayo sa YouTube channel ko. Type niyo po yung Angelica Dorde. At,